Manolo, medyo bilis bilisan mo. Baka mahuli tayo sa kasal. Nakakahiya. Ako pa naman ang ninong. Upang bigyang daan ang mahalagang report ko sa ating radio patrol announcer. Come in, patrol number one. You're on the air. Patrol number one. Come in. You're on the air. Thank you mga kaibigan. Isa pong hostage lamang nagaganap dito sa simbahan ng San Roque dito sa Blooming Street. At marami na pong taong nagpaligid dito. At inaabangan ko anong maaaring maganap dito sa nasabing insidente. Mga kaibigan, ipilitin po namin makapasok sa loob ng simbahan upang alamin kung anong tunay na motibo itong si Engineer Caba na hawak ngayon si Padre Salvador. Nakita ko na po si Colonel Ernesto Totoy Jokno na dumating upang pamahalaan ang operasyon ng mga pulis. Samantala, narito na rin po ang mayor ng Maynila na dumating at napag-alaman itong nasabing pangyari. Okay, patrol number one. Sir, pupunta ba tayo sa Roque, Charles? Mula ang nagaganap na hostage drama dyan sa San Roque. Kaya na ni Totoy yun. At kung maaari, saka, ay... Halo naman si Mayor. Baka isipin niya, inaagawan ko pa siya na eksena. Alam mo naman yun, mapapel de Japon. Kaibigan, narito na rin po ang SWAT go, Special Weapon and Action Team ng Maynila. At si Mayor, sir, narito na rin. Mayor, ano po ang binabalak niyong gawin? Kaibigan, si Mayor to. Ayusin na lang natin ang problema niyo ni Father Salvador. Tutulungan kita. Ginagaranti ako na hindi ka mahaano. Magpapasok kayo dito sa loob. Nag-radio announcer, gusto ko malaman at marinig ng taong bayan! Mayor, kailangan daw ng radio announcer. Tumatawag yung hostage taker. Sama kayo, Mayor. Ikaw na lang. Sige, makabayani ka. Mga kaibigan, unti-unti na po akong pumapasok dito sa loob ng simbahan. At ayun, nakikita ko na po ang hostage taker at ang pare. Yung radio announcer lang pwede pumasok dito sa loob! Kapag pumasok kayo! Kayo! Patatabugin ko itong granada! Hindi rin ako kayo kailangan. Sige, lumabas na kayo. Mga kaibigan, may hawak pong dalawang granada ang hostage taker na kapulong pa sa ligang ng pare. Engineer! Live po tayo, naririnig ko tayo sa isang bayan ng Pilipino. May sasabihin ko kayo. Gusto kong malaman na sinasabi mo sa bayan ng Pilipino ang hayop ang ginawa sa akin ng paring to, nitong si Padre Salvador. Alam niyo ba ginawa sa akin? Nagkabaon-baon ako sa utang para lang matapos ang pinagagawa niya. Pero ano ginawa sa akin? Ha? Sinuba niya ako? Sandali, Engineer, sandali. Kung ano man ang pagkakautang namin sa'yo, papayaran ka naman namin eh. Hindi pa lang nakukumpleto itong koleksyon. Anak, igala mo naman ang tahanan ng Diyos. Maawa ka naman sa akin. Maawa! Bakit ako maawa sa inyo? Naawa ba kayo sa akin nung nag-alit-silit yung buhay ko? Ha? At wala kang karapatang gamitin ang pangalan ng Diyos. Dahil demonyo ka! Demonyo ka! Mga kaibigan! Kinugot mi pa, pare! Nag-enjoy pa kayo dito? Nagpahalo! Alam mo, pare, kanina, habang lumalakad kami ng anak ko patungong altar, hindi ko mapigil na tumulo ang aking luha. Natural lang yan sa isang ama, pare. Lalo na pagbabae ang anak mo. Ako rin. Ganyan din ang naging damdamin ko nang ikinasal ang anak kong babae. Kasi, mahal na mahal ko yung batang yan. Siya nga pala. Bakit nag-iisa ka lang? Hindi mo kasama si Mrs. Kasi, matagal lang wala dito sa Pilipinas ang may bahay ko. Nasaan siya? Nasa Amerika. Doon na siya naninirahang kasama ng aming mga anak. Nag-iisa ka lang dito.
Hindi ka ba nalulungkot? Bakit naman hindi? Kaya lang, pulis ako. Mapanganib ang aking katungkulan. Napakaraming death threats ang tinatanggap ng pamilya ko. Kaya, para sa kanilang kaligtasan, minabuti ko nang doon na lamang sila manirahan sa ibang bansa. Wala ka bang balak na sumunod sa kanila? Mayroon, sa isang taon. Pagretiro ko sa serbisyo. Alam mo pare, sabik na rin ako makasama ang aking mga mahal sa buhay. Ilabas mo yun yung snatch mo. Ano yung snatch? Wala ko yung snatch, sir. Ilabas mo na. Nagla-jogging lang ako. Jogging? Tanghaling tapat? Oo, para lalo kong pawisan. Ilabas mo na sabi eh. Wala akong snatch. Ilabas mo na sabi eh. Pinipilit mo ako. Ito! Gusto mo? Ha? Aba, huwag mo akong paandaran yan sa balisong mo. Pumuputok ba yan? Hindi! Ito, pumuputok! Hindi mo, sir. Pinakikita ko lang magaling ako sa balisong. Gusto mo ang pasabugin ko yung pao ng ulo mo? Pinakikita ko lang magaling ako sa balisong, sir. Bawang mo yan! Oh, sir. Sir, maawa lang, sir. Papumutok yan, sir. Ano ito? Yan, sir. Iyan naman ako ilabas kanina eh. Oh, ito, Misa. Naku, maraming salamat ho, mamang pulis. Maraming salamat po. Pati buhay nyo nalagay sa panganib dahil lang huwag sa pintas ko. Huwag mo intindihin yun. Ginagampanan ko lang aking tungkulin. Amis, sa susunod, pag nagsimba kayo muli dito, huwag na kayo magsuot ng mamahaling alahas. Maraming snatcher sa lugar na ito. Hindi ko kasi hinuhubad ang kwintas na ito. May sentimental value. Binigay pa ng lola ko sa mama ko na siya namang nagregalo sa akin. Tutulungan kita. Amis, kung hindi mo mamasamain, maaari bang malaman ang pangalan mo? Amelia. Amelia Santos. Kayo ho, anong pangalan ninyo? Alfredo Lim. Binata. Dalaga ka pa ba? Siguro susunod mo itatanong sa akin kung anong address ko, ano? Paano mo nahulaan? Sir, ha? Kundi sa akin, di kayo magkakakilala niyan. Babalatan natin. Oh. 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 Proceed to the operating room. Yes, doctor. Oh, oh. Oh. Hawakan muna kapatid mo. Congratulations, Freddy. Thank you. Kambal ang anak mo. Kambal? Oh. Nak, sumobra yata. Kalahating dosena lang gusto ng misis ko.
Parang Freddy? Parang Freddy? Mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi naman. Naalala ko lang aking asawa at mga anak. Roger, standby lang kayo dyan. Ibabalita ko na lang ang mga nangyayari kay General Lim. Sir, ongoing pa rin hostage situation sa San Roque Church. Hindi pa patapos yun. Inabutan ng gabi ah. Halika, punta natin. Mayor, gusto pong malaman ang ating mga tagapakinig kung ano pong hakbang inyong gagawin para mailigtas po ang hostage sa loob. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maayos ang gusot na ito. Ang inyong lingkod ay nakahandang tumulong para pangalagaan ang buhay ng ating mamamayan dito sa lungsod ng Maynila. O, Mayor. Mabuti't dumating ka, Freddy. Medyo nahihirapan kaming pasukuin ng suspect. Ang bala ko nga, patira na sa SWAT. Huwag muna, Mayor. Malalagay sa panganib ang buhay ng pare. Kukumbinsihin ko muna sumuko ang suspect. Mahihirapan ka lang. Kanina ko pa dinadaan sa diplomasya yan. Pero walang mangyari. Susubukan ko lang. Baka sakaling makuha sa pakiusap. Heller. Engineer! Si General Limito. Papasok ako dyan sa loob. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako magdadala ng armas. Mag-uusap lang tayo para ayusin ang problema mo. Huwag kayo susunod. Ako lang ang papasok. General, sinungan mo ko. Pumayin ka! Patay lang ulit tao. General Lim, hanggang dyan ka na lang! Huwag ka lalapit! Punti, pasasabugin ko itong granatang to! Engineer, lahat ng tao ay napapagod, nagugutom at inaantok. Kaninang umaga ka pa hindi kumakain. Gabi na. Kapag nakatulog ka, mabibitawan mo yan. Boom! Sabog tayong lahat dito. Kapag namatay ka, kawawa naman ang iyong pamilya. Maagang maulila ang iyong mga anak. Ilang taon na ba ang mga anak mo? 4 at 8 taon ho! Ang liliit pa pala. Tiyak na batang-bata pa ang misis mo. Pag nabiyuda siya, siguradong maliligawan. E paano kung malupit ang ipapalit sa iyo? Kahabag-habag naman ang mga bata. Kaya, engineer, mabuti pa, tapusin na natin ito. Kung ano man ang atraso sa'yo ng pare, ayusin na lang natin. Naisan lang ako lahat ng aking mga ari-arian para lamang matapos ang pinagagawa nila dito sa simbahan. Pero ano ginawa nitong pare ito? Hindi niya ako binayaran! Sus, Maria Josep Padre. Alagad ka ng Diyos. Hindi ka dapat nanunuban ng kapwa. General, nangangakon naman ako. Magbabayad ako ng utang. Pakiusapan mo na lamang siya. Bitiwan yung granada. Baka sumabog. Ayoko pa mamatay. Mali. Kapag binitiwan niya ang granada, lalo tayong sasabog. Huh? Hindi mo ba nakikita, padre? Wala nang pin. Hula. Hula. Engineer, narinig mo naman. Nangangako na si padre. Babayaran ka raw.
Wala akong tiwala sa demonyong to. Sa lahat ng pare, itong napakasinungaling. Huwag sa akin magtiwala ka. Kapag hindi nagbayad si padre, ako mismo ang maniningil sa kanya. Malaki respeto ko sa inyo, General. Kaya alang-alang ko sa inyo. Susuko na ako. Susuko na raw. Come on. Engineer, kanina mo pa hawak yung granada. Baka napapagod ka na't inaantok. Delikado kapag nabitawan mo yan. Sasabog tayo. Sumuko ka na. Ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Oh, huwag sa akin. Delikado, baka sumabog. Sa kanya mo yabot. Nako! Sasabog ang granada! Sasabog! Sasabog ang granada! Takbo kayo! Hoy! Huwag may ipapalabas yan, ha! Mga kaibigan, nalaglag po ang pinang granada na hawak ng hostage taker. At ngayon po ay nilalapitan na ni General Lim at dinadampot na po niya. Mga kaibigan, nadampot na po ni General Lim ang pinang granada kanina nahulog sa hostage taker. At ito po yung tiyunti nang ibinabalik sa granada upang ito ay hindi na sumabog. Hawak pa rin po ng mahigpit ng hostage taker ang granada. At ngayon ay mapayapa niyang inyabot kay General Lim. Ito po ay nagtaya sa buhay ng Chief of Police ng Maynila upang iligtas ang mga taong narito sa loob ng simbahan. Ngayon po mga kaibigan ay lumalabas na kami ng simbahan at hawak ni General Lim ang dalawang granadang kanina ay nakapulumpot sa leeg ng pare. Samantalang ang hostage taker mga kaibigan. Oh, yung pare nga pala kalaga ninyo. Baka pagkamala ang santo ng mga magsisimba bukas. Today marks the retirement of Major Alfredo Lim as one of the country's most respected police officer. To all his long and meritorious career, he epitomized the ideals of Manila's finest. Major Alfredo Lim was a loyal foot soldier and progressively rose from the ranks to become a major general, the highest rank ever given to a police officer in the history of the Philippine Civilian Authority. Consistently chosen as one of the 10 outstanding policemen of the Philippines, his career is filled with brilliant story of bravery and gallantry in the line of duty. In 1959, he had his first taste of battle against three notorious police characters in San Nicolas Tondo. Ay, sir! Sir! Buti yung dumating kayo! Si Kadyo! Tinatanggal ni Drago! Si Drago? Oo, sir! Ba, matagal lang wanted sa akin ang hayop na yan. Limang pulis na tinutumban yan. Tata, buti pa umalis na kayo. Baka madamay eh, sir, pa kayo. Ingat ho kayo. Balita ko may anting-anting daw yan eh. Anting-anting? Oo. Kung may anting-anting siya, ako kumakain ng pating. Alam mo, mahal mo lang ang pareha kong pera. Ano mo na tinatago? Tawag mo kayo na tawag! Kanyo! Kanyo! Liga! Nagsasabi ho ako sa inyo. Umama ka! Wala naman ho ako talaga pera eh. Bawa! Tawad mo yan! Ulis ito! Ah!
May attention niya. May anting-anting ka nga. Hindi ka naman kumakain ng bala. In 1980, outnumbered 5-1, he figured in a gunfight with criminals in Binondo. In 1982, he put to an end the criminal career of Nicanor Alicante, leader of a notorious syndicate manufacturing fake drugs. Thus resulted in the death of hundreds of children. Handa na ba lahat? Kailangan may ship na ito. Alicante! Si Major Limito! Huwag na kayo magtangkang lumaban! Napapaligiran namin kayo!
sa kabila. Oh. Major General Alfredo Lim is indeed one of the finest examples of what an officer and a gentleman should be. His dedication to career and service has made Manila's street safer from the criminals, even as he continued to restore and reinforce confidence in the policemen in uniform. Major General Alfredo Lim, we salute you. Congratulations. Thank you, Miss Rosa. Ibenta na lang kaya natin tong bahay. Tutal, wala na namang titira rito. Huwag naman. Paano kung mainip ako sa Amerika at maisipan kong magbalik dito sa Pilipinas? Saan man ako titira? Hindi ka na maiinip doon. Magkakasama na tayo palagi at ang ating mga anak. Kung sa bagay, siya nga pala, bakit wala man lang sumama sa'yo rito? Kahit isa man lang sa mga bata. Kasi may mga trabaho sila. At saka alam naman nilang pupunta ka na rin doon kasabay ko. Hello? Oh, para sa'yo. Hello? Opo, si General Lim ito. Yes, Mrs. President. Opo. Opo. Pupunta agad ako riyan. Si Presidente, pinatatawag ako sa Malacanang, importante raw. Sige, pumunta ka na. Ako nang bahala mag-impake. Bukas pa naman ang umagang flight natin. Alam kong paalis ka na bukas patungong Amerika. Kaya lang, makikiusap sana ako sa iyo. Ano pong may paglilingkod ko? May natanggap akong report na may binabalak na naman ang mga rebelding sundalo. Dahil nagbabantayan ng mga militar, sinasamantala naman ito ng mga criminal syndicate. Sila ang nasa likod ng malaganap na carnapping, kidnapping, gun running at smuggling. Kontrolado rin nila ang illegal gambling at pagkakalat ng mga ipinagbabawal na gamot. Hihirangin kita bilang NBI Director. Makapangyarihan ang pwesto mo. Malaki ang maitutulong mo para masugpo ang lumalaganap na krimen dito sa ating bansa. Huwag mo sana akong bibiguin. Paano ko po kayo matatanggihan? Kung inaakala po ninyong karapat-dapat akong maging Director ng NBI, I accept it.
Oh, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Uli ka na. Nagluto ako ng sinampalukang manok. Bakit parang malungkot ka? Ano ba na pag-usapan ni Presidente? Pinakiusapan niya akong tanggapin ang isang masayalang pwesto sa gobyerno. Tinanggap mo naman. Ang ibig mong sabihin, hindi ka muna makakasama sa akin sa Amerika. Sana maintindihan mo ang katayuan ko. Naintindihan kita. Alam ko naman na nung araw pa, mas importante sa'yo maglingkod sa bayan kesa sa iyong pamilya. Nagdaramdam ka ba? Hindi. Bakit naman ako magdaramdam? Nagdaramdam ka nga. Sabi nang hindi eh. Kung hindi ka nagdaramdam, bakit mo ginawan tsubibo ang pagkain natin? Oh. Batid ng Diyos na ayokong malayo sa'yo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naunawaan naman kita eh. Isinilang ka para maging alagad ng batas. Yan ay isang dakilang katungkulan. Ikinararangal kita. Ikinararangal ka ng ating mga anak. Yung padala ko sa mga bata, baka naiwan mo. Hindi, dala ko na lahat. Huwag ka mag-alala. Para sa mga libre ako, pupunta ako kayo. Oh, boarding na. United Airlines Flight 012 bound for Los Angeles is now boarding. Iiwan ko muna sa iyong aking pintas. Bakit? Para laging mong maalalang sumunod sa Amerika. Hayaan mo. Pagkatapos ng term ni President Aquino, magbibitiw na ako sa aking tungkulin. Sama-sama na tayo sa Amerika. 2 taon pa yun. Napakatagal. Paano kung may mangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Kaya kong pangalagaan na aking sarili. Fred, mag-iingat ka sana palagi. As the new NBI director, it is my objective to wage an all-out war against organized crime. Ang mga sindikatong nasa order of battle natin ay para mga tuko. Malalakas ang kapit sa mga politiko at may mga kumpa-kumparing mga militar. Nang iba pa nga ay may mga estrella sa balikat. Marami silang mga high-powered na barel at maraming salapi. Pero higit sa lahat, sanay silang pumatay ng pulis. Katulad ng sindikatong pinamumunuan ni Dom Pepe Sison, kapag kinalaban mo sila, para kang bumangga sa pader. Pero alam kong kaya natin silang sugpuin. At oras na para ipakita natin sa kanila na ang National Bureau of Investigation ay hindi isang manikang kaya nilang paglaruan. Yan ang dahilan kung bakit ni-request ko ang Western Police District na ma-assign muna kayo dito sa akin on the touch service. Alam nyo naman, medyo undermanned ang Bureau. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin. Isa lang naman ang hangarin natin eh. Ang sugpuin ng mga kriminal. Yan ang bata. Magtago na sila sa pundyan ng mga backer nila.
Ngayon kumpleto na ang team ko. Siguradong may kalalagyan sila. Pare, sandali lang. Mga NBI kami. May information kami na yung nililipat mo yan ay may mga hot cargo. May heroin. Ngayon kailangan buksan namin yan para mapatunayan namin ang information namin totoo. Pwede ba? Yes, sir. Looks familiar, ha? O, buksan mo. Hindi naman siguro pulbo ito. Amoy ogoy. Pwede ba sumama ka sa amin? Witness ka na wala kami nilagay dito na binuksan namin malinis to. Ha? Yes, sir. Okay. Sir, ito na ho yung results ng laboratory test. Pure heroin. Pure heroin ang resulta ng lab test ng shipment na na-intercept kagabi sa airport. Market value, roughly $40 million. $40 million? At lumalabas sa investigasyon, kasangkot si Don Pepe Sison sa shipment na yon. Sir, di ba si Don Pepe ang suspect doon sa pag-kidnap at pagpatay? Doon sa reporter na si Tom Olivar? Tama. Siya rin ang puno ng dreaded purong tunggang na siyang nagkakalat ng mga bawal na gamot dito sa Metro Manila. Eh, sir, balita ako malakas ang koneksyon sa militar ni Don Pepe. Wala naman siyang koneksyon dito sa NBI. At mahina siya sa akin. Hindi ko kinukonsintiya masasamang gawain. I want you to put him under surveillance. Pag may tiyempo, arrest him. Sir, paano natin siya arrestuhin eh? Wala naman tayong warrant to arrest. May ebidensya tayo laban sa kanya. We can invite him anytime for questioning. Sir, si Don Pepe ay maraming bodyguard at malalakas pangkargada. Kapag inaresto namin siya, paano kung lumaban? Oh, come on, Bobby. Pulis ka. You know how to deal with common criminals. If you know what I mean. Kagabi, na-intercept na mga NBI, yung mga epektos ko. Gusto ko, ayusin nyo kagad yan. Malaking perang involved. At sabit ng pangalan ko. Huwag ka mag-alala, Don Pepe. Kami ang bahala sa problema mo. Aayusin ko yan. Nagtataka nga lang ako eh. Dati-dati, hindi naman ako pinakikialaman ng NBI. Pero magbuhat ng naupo yan, Lim. Eh, napirwisyon ako. Ang totoo niyan, Don Pepe, hindi lamang ikaw ang pinipirwisyo ni Fred Lim. Yan ay marami na akong mga maniobrang ginawa para durugin niya. At ito naman, ay atin-atin na lamang. At marami pa akong mga ika nga ay pandudurog at mga maniobra na ipagpapatuloy ko.
Pupungusan ko yan sapagkat mataas ang ambisyon niya si Predem. At nakikita ko talagang igangay. Gusto niyang makarating doon sa tugatog ng tagumpay. Well, ito ang pinakamalaking hadlang niya. At alam mo kung bakit? Alam niyo mga bata, maganda itong arangkada natin na ito. Very effective itong poison letter na ito. Bakong saan ay durug na durug si Chiquito. Nawala na naman siya ng pagkakataon. Na-discarrying na naman ko kanyang promotion. At hanggang hindi siya natutunong makitama sa atin, sir, ay dapat lang na huwag tumas ang kanyang rago. Di ba, sir? Tama ka. At titiyakin ko naman sa inyong dalawa. General na ako, hindi pa makakakita ng estrella yan sa kanyang balikat. Fred! Napasugod ka! May problema ka ba? Meron. Ikaw ang problema ko. Sige, munod ka! Tiyak na may kalalagyan ka. Kayo, gusto niyo subukan? Hindi, sir. Wala bang presyo yan si Alfredo Lim? Kung hindi natin kayang bilhin, tumban nyo na lang. Masyado kang bayolente, Don Pepe. Let us be kind to animals. Nandito si Don Pepe sa Cubao. Nanonood ng bilyar. Keep your eyes on him. Huwag pababayaan makasalisi. Magpapadala ka agad ako ng mga tauhan yan. Timby, sumunod na kayo, ha? Roger. Andiyan na kami. Tara. Para yung mga pulis kami. Dizon. Nicolas, dito lang kayo, ha? Ikaw, sumunod ka. Yes, sir. Diyan pa sila sa taas. Okay, take your positions. Tara. Palabas na si Don Pepe. Roger, copy. Don Pepe Saison, mga pulis kami. Pinaimbitahan ka ni Director Alfredo Lim sa kanyang opisina sa NBI. Bakit? Anong okasyon? May handaan ba? Pare, ang hirap naman imbitahin. Pasensya na kayo. Utos ni Lim. Sumusunod lang kami. Utos ni Lim? Bakit? Sino siya? Diyos? Wala naman siyang warrant of arrest, eh. Didimanda ko kayo. Ito, pwede namang warrant of arrest? Sir, the subject is now in our custody. Isa kanyo sa van.
Alam niyo na kung anong dapat niyong gawin. Yes, sir. Huwag mo niyo sa amin mga aso mo dahil baka manggat pa yan. Dalhin sa city pa ang mga yan. Tara na. Hoy! Tabi mo itong sasakyan! Ayip ka rin, Peps. Sa palagay mo, binibuenas ka pa rin. Ano tingin mo sa sarili mo, Diyos? Hindi. Pero may pera ako. Ang Diyos, wala. 100,000 piso, babayaran ko kayo. Ibaba niyo lang ako. Alam mo, Pepe, ang hirap sa'yo. Akala mo lahat ng pulis na bibili mo eh. Ibahin mo kaming Manila Spines, ha? Hindi tanga si Lim. Dating pulis yun. Kapag pinakawalan ka namin, alam nun, tumanggap kami. Ang laki ng takot ko sa gagong yan, ha? Hindi kami natatakot ba? Nirirespeto lang namin yung tao. Respetadong tao din ako. Ginagalang. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Nicholas, tama na! O, paano ngayon yan? Ang kati naman kasi ng daliri mo eh. Oh, inakita yun naman, inunahan ko lang eh. Kung hindi ko siya pinutukan, ditigok na itong partner ko. Yes, sir. Sir. Oh, nasaan ang panahon yung pandangal? Eh, sir, eh, nabaril ni Patrolman Nicolas si Don Pepe. Dinalaban niyo sa ospital? Tinulin namin sa morgue. Patay na? Yes, sir. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ano man nangyari? Eh, kasi sir, tinagaan ni Don Pepe agawin itong baril ni Dison, kaya naobliga akong putukan. Kung hindi, eh... Dapat lang. Ang nangaagaw ng baril sa pulis, talagang sa morgue ang tuloy. Okay ka, bata. May kalalagyan ka. Thank you, sir. Sir. Informasyon ka patungkol sa assassination ni Carluro. Trabaho yan ng isang professional hitman. Kasapi siya ng Alex Bungkaya Brigade. Nasa loob niyan ang yumari kay Colonel Roe. Siya nga pala, sa linggo ng umaga, may gaganaping marathon sa Luneta. At ito ay tatampukan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Nabatid ko sa pamunuan ng Alex Bungkaya Brigade na sasamantalahin nila ang pagkakataong yun upang magsagawa ng isang political assassination.
Sinong target nila? Hindi ko lang alam. Maaaring ikaw. Matagal ka nang nasa hitlist ng ABB. Sir, ito na ho yung litrato. Tandaan niyo mabuti ang mukha na nasa litrato niyan. Pag namata niyo, damputin niyo agad. Yes, sir. Yes, sir. Kaya alam, mag-iingat kayo. Professional daw yan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tinatawagan lahat ng mga participants dito sa 5-kilometer fan run. Lumapit na kayo rito. Mag-uumpisa na tayo. Lahat ng participants sa fan run. Dito lang sa harapan. Mag-uumpisa na tayo. On your mark. Get set. Uy, General Lim, sandali, hindi pa nag-umpisa. Diyan. Sinong balak mo itumba? Wala po, tata. Malunod lang po ang karere. Manunod ka lang ng karere? May dala ka pang baril? Ikaw iputo ko sa'yo ito. Maawa po kayo sa'kin. May mga anak po ako. Maawa? Naawa ka ba rin sa pinatay mong Amerikano? Wala po akong kinilaman sa sinasabi nyo. Ulol! Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. May nakakita sa'yo, ikaw ang pumatay kay Colonel Rowe. Excuse me, sir. Gusto daw ho nila magharap ng reklamo. Patuloyin mo. Maupo kayo. Oh. Ano bang problema? Yung amo ko po. Iha, kapag nakikipag-usap ka, tanggalin mo yung takip sa mukha mo. Hindi magandang asal yan. Anong nangyari sa ilong mo? Yun nga pong irereklamo ko eh. Sige. Isalaysay mo sa akin ang tunay na pangyayari. Namamasukan ko kasi akong katulong. Kina Doktor Roman Narciso at Doktor Nora Narciso. Taga Negros Occidental ho sila.
Kuya. Huwag kumingay. Huwag. Mahawa ko kayo sa akin, Kuya. Ano po ba na kung ayaw masama? Opo. Kuya. Kuya. Huwag. Huwag. Kuya. Huwag kumingay. Huwag. Huwag. Ko. Kuya, huwag! Ituloy mo! Ituloy mo! Raquel? Mga walang niya kayo! Dito mo sa bahay ko! Sa bahay ko! Ate, wala, wala akong kasalanan. Pinilit lang niya ako, ate. Pinilit pala, ha? Mga traitor! Wala niyo ako! Wala niyo ako! Ate! Huwag kang matakot. Hindi na kita sasaktan. Pasensya ka na, ha? Nabigla lang ako kagabi. Huwag ka nang umalis. Halika. Gagamutin ko yung mga pasamo. Halika na. Halika. Huwag kang mag-alala. Hindi masakit ito. Magising po ako. Natanggal na po ni Doktor yung ilong ko. Tinanggal po niya yung ilong ko. Oh. Attorney Esmeralda. Sir. Pagsama ka ng mga tauhan. Pumunta kayo sa Calatrava, Negros Occidental. Gusto kong arestuhin niyo si Dr. Roman Narciso at Doktora Nora Narciso. Yes, sir. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. May kilala akong doktor, spesyalista sa plastic surgery. Ipaayos ko yung mukha mo. Maraming salamat po. Pero wala po kami ibabayad. Mahirap lang kami. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad sa doktor. Siya nga pala. May pinag-aralan ka ba?
Size ko lang po ang tinapos ko eh. Sige. Kapag naayos na yung mukha mo, bibigyan kita ng trabaho dito sa NBI. Anong kailangan nyo? Magagamot ba kayo? Taga-NBI ho kami. Sandali lang. Tatawagin ko misis ko. Oh, sabihin mo kay Rocha na i-file niya sa piskalya. Yes, sir. Sir, nandito na po si na Doktor at Doktora Narciso. Hindi na kayo nahiya. Mga doktor pa naman kayo. Anong karapatan ninyo para arestuhin kami? Wala naman kaming ginagawang kasalanan. Wala pala. Atong. Hindi ba kasalanan ang ginawa niyo sa batang yan? Ginahasa na ng asawa mo pagkatapos tinanggal mo pa ng ilong. Napakalupit ninyo. Kung mayroon mang hato na silya elektrika ngayon, dapat sa inyo, bitayin ng 10 beses. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nag-uumapaw ang aking puso sa kagalakan. Ngunit aminin ko sa inyo, hindi lubos ang nadarama kong kaligayahan. Dahil alam naman ninyong lahat na ang aking mga mahal sa buhay ay nasa ibayong dagat. Kapag dumarating ang mga araw na katulad nito, walang kasing saya kung kapiling mo ang iyong pamilya. Subalit natutuwa pa rin ako dahil nandito kayong lahat para ko na rin kapiling ang aking tunay na pamilya. Damandam ako ang inyong suport at pagmamahal. Maraming salamat ulit. Yay! Oh, ano pang hinihintay nyo? Kain na! Kain na! Thank you.
Ano nangyari? Napuruan ba? Hindi nga pare, pumalpak yung baril ko eh. Bakit? Ewan ko ba, ngayon lang nagloko to eh. Paltik yata yan eh. Paltik? Genuine to. Genuine. Gusto mo iputok ko sa'yo? Eh di, putok mo. Palpak naman yan eh. Palpak ha? Putok ng baril yun ah. Sir, reventador lang. Hoy! Ito ang listahan na pinadala sa akin mula sa pamunuan ng ating samahan. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga opisyales ng gobyerno na itutumba natin. Kapuna po na dito ang pangalang Freddy Lim. Catherine, hindi ba't sa iyo ko pinatrabaho ito? Eh ba't hanggang ngayon buhay pa? Kanonoy, iba na lang ho patrabaho niyo sa akin. Huwag na ho yan si Lim. May sa demonyo ho yata yung taong yan eh. Ang tagal ko nang pinagtangkaan ang buhay niyan eh. Hanggang ngayon, hindi ko madali-dali. Tama ho yun, Kanonoy. Yung huling pagtatangka namin, ako ang nadali ni Catherine. Buti na lang, hindi asintado tong gagong to. Anong hindi asintado pinagsasabi mo? Totoo naman ah. Di ba tinutok mo yung baril sa ulo ko? Tignan mo kung saan tumama. Siya nga pala. Mag-iingat kayo sa mga galaw nyo. May pakiramdam akong napasok tayo ng deep penetration agent. Kapag kumandidato kang alkalde ng Maynila, siguradong mananalo ka. Wala akong balak pumasok sa politika. Ay naku, napakarami ng problema sa Maynila. Tulad ng basura, kriminalidad, ipinagbabawal na gamot at higit sa lahat, pasifikasyon. Kailangan ng Maynila ng isang pinunong marangal, matatag, at kagalang-galang. Ikaw ang lalaking yun, Freddy Lim. Kailangan ka ng Maynila. Ang Maynila ay kakambal na ng aking buhay. Doon naganap ang lahat ng matatamis kong alaala. Doon din nangyari ang lahat ng dakilang oras sa aking buhay. Ganun naman pala eh. Bakit hindi ka pa tumakbo bilang alkalde? Kasi wala akong pera. Huwag kang mag-alala. Maraming susuporta sa'yo. Tutulungan ka ng Diyos. Hello, Raquel. Kamusta ka na? Mabuti po naman. Ang ganda-ganda mo ngayon. At ang ilong mo, parang hindi niretoke. Natural na natural. Eh, utang na loob ko pong lahat ito kay Director Alfredo Lim. Mabait talaga yan si Director Alfredo Lim. Isipin mo, pinagamutan niya yung ilong mo, binigyan ka pa niya ng trabaho dito. Oo nga ho, eh, tsaka yun hong sumalbahay sa akin, pinakulong pa po niya. Marami na talaga natulungan yan si Sir. Kaya nga ako, idol ko siya eh. O paano? O, sige, sige. Sige po. Raquel. Ay, good afternoon po, Sir. Good afternoon. Oh, okay pa sa yung trabaho mo rito? Eh, masaya-masaya nga ho ako, Sir eh. Hindi ko malaman kung paano ko kayo pasasalamatan. Oh, huwag mong intindihin yon. Basta pagbutihin mo ang trabaho mo rito at sinisiguro ko sa'yo, may kalalagyan ka. Salamat po, Sir. Sige. Sir. 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 Oh, umiya pare, ha? Oh, pare. Hindi yung pwede. Bawal yung pumasok. Ayun! Ayun! Sir, fans nyo. Yeah.
General Lim! Director Lim, ang mga taong bayan ay naghahangad ng pagbabago sa Maynila. Isa lang ang pangalang binabanggit, Alfredo Lim! Nagtahit sa mga taga-tondo, kayo aming ibaboto! Salamat sa inyong pagpapahayag ng suporta. Hindi pa buo ang aking pasya kung ako'y tatakbo bilang alkalde. Pero asahan ninyo, kung talagang kailangan ninyo ang aking paglilingkod, hindi ko kayo bibiguin. Yeah! Yeah! General Lim! When the swallows come back to Capistrano, that's the day you promised to come back to me. Oh, sige, oras na para kumain. Oh, hindi pa ba kayo nagugutom? Kain na tayo. Sige, sige na. Let's eat. Come on, come on. My favorite! I like this! Oh, Christy. Turkey. O ano? Pagkatapos ba, kanya-kanyang hugas ang plato ito? Aba, syempre tayo, no? Nasa Amerika yata tayo. Oh, hindi na. Tutal Pasko naman, excuse na kayong lahat. Ako na maghuhugas ng plato. Kumain na kayo, kumain na kayo. O bakit? Sumasakit ba nibdib mo? Wala. Napagod lang siguro ako. Nay, bakit hindi pa kayo magpatingin sa doktor? Tutan libre naman dahil may insurance kayo, di ba? Naku, wala akong tiwala sa mga doktor. Konting sakit mo, palalalain pa. Amelia, tama si Christy. Kailangan naagapan ang sakit. Sino bang may sakit? Para hinawakan ko lang ang dibdib ko, nag-alala na kayo. Kumain na lang kayo na kumain. Bukas, uuwi ka na. Magkakalayo na naman tayo. Mabuti na lang, hindi na naisipan ni Corin kumandidatong muli. Anong mabuti doon? Aba, popular pa rin siya. Pwede pa siyang manalo uli. Isipin mo, 6 na taon pa siyang magsisilbi bilang presidente ng Pilipinas. Edi, may extend naman ang serbisyo mo sa gobyerno. Hindi na mangyayari yon. Pag-uwi ko, agad ako magbibitaw sa serbisyo. Dito ka natitira? Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Ayaw mo bang manirahan dito? Batid ng Diyos. Na ang pinakamaligayang sandali ng aking buhay ay kung kasama kita at ang ating mga anak. Kaya lang. Kaya lang ano? Naghahamon ang kasaysayan. Isinisigaw ng taong bayan ang aking pangalan. Hindi yata kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Nagkakaisa ang mga taga-Maynila. Gusto nilang tumakbo ako bilang alkalde. Nangangahulugan bang papasukin mo na rin ang politika? Kilala mo ako. Kailanman na hindi tumatalikod sa anumang hamon. Hinahamon ang mga taga-Maynila ang aking kakayahan. Minsan lang dumarating sa buhay ng isang tao ang ganyang pagkakataon. Totoo yon. Pero nag-aalangan ako magpasya dahil sa iyo at sa ating mga anak. Huwag mo akong intindihin. Hindi ako magiging sagabal. Batid ko na magiging bahagi ng kasaysayan ng iyong pangalan. Maunawaan ka rin ng ating mga anak. Maasahan mo ang aking suporta. Kung gusto mo, uwi pa ako para mangampanya. Hindi na kailangan. Ang mabatid ko lang na naunawaan mo ako.
malaking bagay na para sa akin. May tatanong lang po ako sa inyo. Oh, ano'y tatanong mo? Hindi ko alam ang spelling ng lim eh. Sus, Mario Septamina. Lim lang, hindi niyo alam ang spelling. Lim nga po eh. Kases. O ito. Sa araw ng butuhan, yan lang isusulat niyo. Lim. Apo, apo. Huwag niyo rarambulin. Hindi po. Hoy! Nakakasira ka sa dilihensya ng mga hoste! Hoy, Lim! Pamantado ka! Hindi ka namin ibuboto! Ulok! Hoy, tarantado ka rin, taratitat! Kung gusto ninyo, mangampanya pa kayo na huwag na ako ibuboto! Dahil pag nanalo ako, wala nang dilihensya nyo, mga parapadang! Nakita ninyo, mahirap ang walis ng kalsada. Kaya kayong mga nagtitinda ng prutas dito, nakikiusap ako. Huwag naman kayong magkalat. Manatiliin natin malinis ito. Oh, tatang! Ang laki-laki ng basket, hindi mo na-issue. Hindi ba kayo nag-basketball noong araw? Eh, banda ko kasi ako. Sus! Oo! Laki mo dyan! Mayroon na nang walis ito. Halika, tumulong ka sa mag-uwalis. Oo, saan ka pupunta? Dito! Tulong! Oh, kamo, sir. Sa susunod, pag may nakita kayo nagkakalat dito, ikalaboso nyo. Opo, mayo. Narating ko yan. Ano ba ito? Mayor Lim, maawa naman ho kayo sa amin. Pag pinasaran niyo ho yung mga bar dito, paano na ho kami? Mapanganib ang inyong hanap buhay. Kapag di na po kayo ng AIDS, magdasal na kayo. Siguradong magkakaroon kayo ng appointment kay San Pedro. Habang may panahon pa, tigilan na ninyo ang hanap buhay na yan. Malalaspag lang ang mga katawan ninyo. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Tutulungan ko kayo. Ngayon, kung talagang ayaw niyo huminto sa pagbebenta ng mga manay ninyo, gawin niyo sa ibang lugar. Huwag na kayo magkakalat ng lagim dito sa ermita. Sa isang linggo, ito ang tanda ninyo. Ipasasara ko lahat ang malalaswang bar dito. Sa susunod na eleksyon, hindi ka na namin iboboto. Ano kayo kung hindi mo ako iboto? Sino dinakot mo?
Bushi. Ulit ako! Sige, lahat! Oh, labas na! Seselyohan ko na ito! Yeah! Bilis! Mayor, sandali! Andito pa kami sa loob! Oh! Mayor, pupulong niyo ba ako dito? Eh, yeah, ayaw mong lumabas! Labas na! Oh. Sige, sige! Labas! Labas! Hila! Mayor! Mayor! Pag-usapan na lang muna natin to. Pag-usapan? Oh. Bakit hindi? Gitan lang tayo sa korte. Doon tayo mag-usap. Magandang araw sa inyo, boss. Andiyan na ba sila? Andiyan ako. Uy, boss! Ah, boss. Bossing. Okay, thank you. Masyado niyo akong pinabulusukan sa benta niyo sa buwan na to, ah. Ang gusto ko, sa susunod na buwan, maging doble. Kaya alam, bossing, eh. Baka magka-problema ako sa teritoryo ko, eh. Medyo maiit ang mga mata sa akin ng mga pulis, eh. Bakit? Sino ba Operation Commander doon? Si Romero ho. Romero? Tapalan nyo ng pera. Buhaya rin ang pulis na yun. Siya nga pala, boss. Kung pwede, doble mo yung supply ko na sabu. Alam mo, mabili yun sa mga estudyante. Good. Good. Ito. Tama na ba ito? Ayos na ba yan? Palagay ko, sapat na ito, boss. Pag nagkulang, sabihin mo lang. Ariglado, boss. Ano bang gusto nyo? I-score ko kami. Pera. Sige na, alis na, alis na. Halika na, tara. Marami ba yan, pare? Oo, iyan o. Pare, kailan kayo ulit babalik? Kailangan nyo. Okay. Nice, pistol. Oh, para kay Romero. Anak ng matching, mas malakas pa kita mo sa akin, ha? Mahangal ka pa. Baka gusto mo arestuhin kita. Marami ako ebidensya laban sa'yo. Ata naman, di na kayo mga biro. Baka gusto yung sabu. Ulo tong tarantadong to. Talagang kailangan ko. Panre-regalo ko sa shota ko. Pare, meron ka pa ba dyan? Kailangan ko ang tulong ninyo para mapaghanda ng gusto ang darating na Manila Film Festival. Mayor, sa Hunyo pa yun eh. Disyembre pa lang tayo ngayon. Napakaaga yata. Kasi napansin ko, medyo matamlay ang nakaraang Manila Film Festival. Mahina ang dating. Isa pang napuna ko, yung mga pelikulang inilahok ay mga pelikulang hindi nabigyan ng playdate. Kaya biglang isinaksak sa Manila Film Festival. Napanood gani atong yung isa, para daw trabahong paa. Mayor. Kaya, pakiusapan niyo mga kasamahan yung producer na kung maaari, ang ilahok nila
ay yung mga pelikulang may moral lesson at may redeeming social values. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Tutulungan namin kayong maibalik ang dating Ningning at sigla ng Manila Film Festival. Malaki po ang utang na loob namin mga producers sa Manila Film Festival. Dahil noong 1966, nang ilunsad ito ng dating alkalding Antonio Villegas, ayaw pumayag ng mga may-ari ng sinehan na magpalabas ng mga pelikulang Pilipino. Dahil sa film festival, nagkaroon ng pagkakataon ng mga pelikula natin at naging mas malakas pa ang pelikulang Tagalog kaysa pelikulang Banyaga. Natatandaan ko pa nga, yung pelikula mo, Attorney Laksa, ang naging top grosser nung kauna-unahang film festival. Totoo po yun, Mayor. Malaki po ang kinita ng pelikula kong Sabotage. Kapatid mo ang lumabas doon, di ba? Sino na nga ba ang director nun? Naniniwala ko na sa inyong tangkilik at suporta ng mga artista ay magiging matagumpay ang darating na Manila Film Festival. Maasahan nyo, Mayor. Mayor, may kailangan pa kayo? Ah, wala na. Uy, ating gabi na pala. Magsiuwi na muna kayo. Para makasalo naman nyo sa Noche Buena ng mga pamipamilya nyo. Eh, kayo, sir. May iwan muna ako at may nintay pa akong overseas call. Sige na. Merry Christmas. Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas. Thank you, sir. Merry Christmas. Thank you, sir. Busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you hear Silver Bell. Hello? Hello? Hello, Tay? Tay, Merry Christmas po! Christy! Merry Christmas sa iyo, anak! O, kumusta kay Rian? Okay naman po kami dito. Kaya lang kanina pa namin hinihintay yung tawag niyo eh. Pasensya ka na, anak. Namudbud kasi kami ng mga regalo doon sa mga namamasko eh. Ang inay mo, kausapin ko. Naku, Tay, katutulog lang ho. Pero kung gusto nyo, gigisingin ko. Ah, wag na. Christy, susurpresahin ko ang inay mo. Pupunta ako rin sa Pebrero bago sumapit ang kanyang kaarawan. Huwag mo muna ipaalam sa kanya. Totoo po, Tay? Darating kayo dito? Promise yan, ha? Promise. Nagkalat sa mga kalye at paaralan ng Maynila ang mga drug pushers. Sila ang mga kampon ni Satanas. Sinisira nila ang kinabukasan ng kabataan. Tinatawagan ko si Mayor Alfredo Lim upang sugpuin ang salot na ito sa ating lipunan. Magsitayo po tayong lahat. Sumasa inyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, pero huwag muna kayong aalis. Dahil may sasabihin sa atin ang ating butihing alkalde, si Mayor Alfredo Lim. Father. Ipinangako ko po sa inyong lahat na mawawala na sa mga kalsada at paaralan ang mga kilabot at pusakal ng mga drug pusher kapag hindi ko po nagawa ito sa loob ng 6 na buwan. Tandaan ninyo, magbibitiw na ako sa aking tungkulin bilang alkalde ng Maynila. Pangako po yan.
Mayor, mayroon lamang po kaming liliwanaging issue. Kaugnay doon sa binitiwan yung pangako na in 6 months time ay lilinisin nyo sa mga drug pusher sa Maynila. Paano po ninyong gagawin nyo samantalang alam natin na ang mga yan ay ma-impluensya at protektado sila ng mga pulis? Pakikiusapan ko sila at sasamantalahin ko ang pagkakataong ito dito sa programa nyo. Thank you, Mayor. Nasa inyo ang pagkakataon para manawagan kayo sa mga taga-Maynila. Magandang hapong sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga drug pusher, makinig kayo. Si Mayor Limito, ako'y nakikiusap sa inyo. Natigilan ninyo ang pagkakalat ng bawal na gamot. Maawa na kayo sa kabataan. May pagkakataon pa para magbago kayo ng hanap buhay. Ngayon, kung hindi nyo ako pagbibigyan, dinitsa ko sa inyo, may kalalagyan kayo. Nakapagpareserba ka ba ng mesa? Opo, yun po sa paborito niyong Chinese restaurant. Aba, talagang masarap ang pagkain doon. Siyempre. Yan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kisa Lola. Kisa Lola. Kisa Lola. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bakit ba nakabihis kayong lahat? Dahil sa birthday mo, napagkasunduan namin na kakain tayo sa labas. Naku, gastos lang yan. Dito na lang tayo sa bahay. Ako magluluto. Sa ayaw mo't sa gusto, kakain tayo sa labas. Bakit parang matamlay ka? May sakit ka ba? Ewan ko nga ba. Siguro dahil lang sa lamig ng panahon. Pero bali wala ito. Ikaw nga dyan, baka may jet lag ka pa. Aba wala na. Nag-jogging na nga ako kaninang madaling araw. Ganda ng suot mo. Eterno mo ito. Bagay dyan. 2 palang kwintas. Ba? Kahit saan ako magpunta, daladala ko ito. Alam mo naman, napaka-importante ng kwintas na ito. Kung hindi dahil dito, hindi tayo nagkakilala. At hindi tayo magkakaanak ng marami. Kulang pa nga yan. Dapat hinusto natin 1 dozena.
Fred, pag wala na ako, ipangako mong iingatan mong kwintas na ito, ha? Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Happy birthday. Oh, yes, Steve. I have to take the rest of the day off. I can't make it. Winner. Well, it's my mom's birthday. So, I'll just call you, okay? Hindi ba tapos yan? Just tell them I can't make it. Okay? Oh, tayo na, tayo na. Christy. Hmm? Hindi mo ba napupuna yung suit na kwintas ni inay? Oo nga, no. Pero nay, parang matagal kong hindi nakita sa inyo yan. Iniwan kasi sa akin yan ang inay mo nung umuwi siya sa Pilipinas. Mm, oh, ganda. Ay, nata, gutom na ako. Aliga na. Hindi ako makahinga. Ha? Nay? Nagsisikip ang dibdib ko. Nay? Ha? Nay? Inay! Nay? Ano ba nangyayari, okay. Nay? Dalihan mo. Tumawag ko sa nay noon. Bigyan mo man ng hangin, Nay. Hello? Nay! Hello? Ano emergency? Nay! Yes. Down here, ha? Down. Come here. Mabuti na lang. Nandito ka na mangyari ito. Masaya akong papanaw. Dahil sa huling sandali ng aking buhay. Kapiling kita. Kung ano-ano sinasabi mo. Napagod ka lang daw, sabi ng doktor. Kaya ka nawala ng malay. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Para akong nauupos na kandila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ikaw naman, oo. Kung ano-ano niisip mo. Bukas lang, malakas ka na. Pwede ka nang lumabas ng ospital. At saka, birthday mo ngayon, di ba? Walang masamang mangyayari sa'yo. Mawala man ako dito sa mundo. Patuloy ko pa rin itadalangin. Yung tagumpay. At kaligtasan. Kaya... iwanan ko sa ito. Huwag kang lumuha. Panandalian lang naman ang ating paghihiwalay. Natitiyak ko sa isang pagkakataon. Makikita tayong muli. Huwag mo sanang pababayaan ang ating mga anak. At higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang iyong sarili. I'm sorry. She's gone. Thank you.
ata to. Welcome, sir. Welcome back, sir. 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 Mayor, habang kayo po ay nasa Amerika, may 16 drug pusher na natagpo ang patay. Biktima ng salvage. May kinalaman po ba kayo dito, sir? Kayo mismo nagsabi na nangyari yun habang ako ay nasa Amerika. Paano ako magkakaroon ng kinalaman doon? Mayor, bago kayo malis patungong Amerika, nagbigay kayo ng pahayag na kayo'y magbibitiw bilang alkalde. Kung hindi niyo masusugpo ang mga drug pushers dito sa Maynila, totoo po ba yon? Totoo yon. Balak po ba ninyo magbitiw bilang mayor? Bakit? May mga drug pusher pa ba? Hello, I'm Steve Kometko, and you're watching E! News Week in Review on CTV 31, the Movie Time channel. And wait till you hear this story, Bianca. This is the best one in the newscast today, I guarantee it. Suppose the presenter at the Academy Awards opened the envelope for Best Actress, ignored the name inside, and simply announced someone else's name. Well, that's just what happened at the Philippines equivalent of the Oscars, and the country is now in an uproar. Manila Film Festival, Best Actress! Popoy, make sure na pumasok sa 7 o'clock news ito. Siguradong iskop yan, okay? Yes, sir. Kaya ko kayo ipinatawag ay para masaksihan ninyo ang pagbibigay ng parangal sa tunay na mga nagwagi bilang Best Actor at Best Actress ng Manila Film Festival. Mayor? Yes, Julie. Ibibigay po ba ninyo sa kanila ang mga trophy? Oo. Pinasabihan ko na yung dalawang artistang tumanggap ng mga award. Pinapupunta ko sila rito para isauli yung mga trophy. At nang sa ganun naman, maibigay ito doon sa mga may karapatan. Mayor, paano kung hindi sila magpunta rito para isoli ang mga trophy? Sisiguraduhin ko sa iyo na isosoli nila yon. Kapag hindi, may kalalagyan sila. Anong pinagsasabi nilang ng daya? Talaga namang pangalan ng alaga ko. Mukhang hindi na ho darating yung hinihintay natin. Nilang bigyan ng trophy sila ay kumilende. Bigyan nila. Pero hindi ko sasuli yung trophy ng alaga ko. Kapag pinilit nilang kunin ng trophy, susunugin ko yun sa harap ng City Hall. Saka yung si Mayor Lim, daldal siya ng daldal na may nangyaring dayaan. Anong klase siyang alkalde? Harap-harapan, nalulusutan siya. Kaya pala dumarami mga magnanakaw at saka masasamang tao sa Maynila. Kasi wala sa kwenta, Mayor. Gusto ko lamang na isoli nila mga trofeo para matapos na ito. Pero nagmamatigas pa at puro kasinungalingan. Hindi ko mapapalagpas ito. Kung kaya nilang lokohin ang ibang tao, hindi ang mga taga-Maynila. Vice Mayor Atienza, gusto kong magbuo ka ng isang investigating committee para malaman ang mga tunay na may kasalanan sa film festival fiasco. Padalhan niyo ng subpoena mga involved. Kung sino man ang mga patunayan na may kasalanan, gusto kong ihabla ninyo. Mayor, I'm Attorney Baculio. I'm the counsel of Miss Greta Barredo. She's here to make a very personal decision. Go ahead, Miss Barredo. Binabagabag po ako ng aking konsensya. Talaga naman pong Aiko Melendez na nakasulat. Pero ibang pangalan ang binasa ng mga kasama kong presenters. Nakahanda ka bang tumistigo laban sa kanila? Opo. Mabuti. Talaga mong tapalayan kung tapalayan sa ngayon. Ikaw ba ay kusang loob na naparito upang ilahad ang katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo ka. Totoo ba ang sinabi ni Greta Barredo na tinakot mo siya para basahin ang pangalan ni Rosa Gavieres? Hindi po totoo yun, ha? Kilala ng mga taga-showbiz si Greta. Siya ang pinakasinungaling na artista sa balat ng lupa. Miss Lilette Sales, ano po ang katungkulan ninyo nung gabi ng parangal? Talent coordinator po. At ako rin ang pumipili ng mga presenters.
Bakit si Greta Barredo ang pinili mong presenter para sa Best Actress category? Eh, kasi ho, artista siya. At saka sikat. Bakit hindi nyo kinuha ang presenter sila Mayor Lim? Eh, hindi naman sila artista eh. At saka... Hindi sila sikat? Kayo nagsabi niyan. Hindi ako. Kayo ang may-ari ng mga scene. May karapatang kayong piliin ang mga uri ng pelikulang ipalalabas ninyo. Hindi lingid sa iyong kalaman ang ginawa ng mga taong involved sa film scam. Ito'y tuwirang pagyurak sa dangal at kaisipan ng bawat Pilipino. Ang mga artistang kasama sa naganap na dayaan ay hindi dapat pamarisa ng mga kabataan. Ang ginawa nilang pandaraya ay maituturing na rin nating heinous crime. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Bibigyan namin sila ng leksyon. Napagkasunduan naming mga theater owners na iban indefinitely ang pelikula ng mga artistang sangkot sa film scam. Salamat, Tony. So you're saying that you really saw the name of Eddie Magsino as best actor, but you and Rosa Gavieres still read the name of Gary Consolacion? Yes, tita. Inutusan lang kasi ako ni Nanette Salas eh. Maimpluensya kasi kinatatakutan sa showbiz ang manager ko, kaya ako sinunod. Nagsisisi nga po ako sa ginawa ko eh. Kaya po gusto ko pong humingi ng kapatawaran kay Mayor Alfredo Lim, tsaka po sa mga taga-Maynila. This fact-finding committee is now called to order. Bago po ang lahat, nais ko munang humingi ng kapatawaran sa mga taga-Maynila, lalong-lalo na kay Mayor Alfredo Lim dahil sa nagawa kong kasalanan. Inaamin ko na po na ako ang mastermind sa naganap na dayaan noong nakaraang Manila Film Festival. Gusto ko pong basahin ang inihanda kong statement para sa imbestigasyon na ito. After all that has been said and done, after all the accusations that has been labeled against me, I now come forward before you with the truth. I say now that Gary Consolacion was not telling the truth when he stated publicly that he had nothing to do with his winning the best actor. It was upon his instigation that I hatched the plot to ensure his victory in the category in which he was nominated. I say now that Ms. Nenette Mendez likewise knew and agreed voluntarily to perpetrate the confusion that attended the awarding ceremonies. I say now that Ms. Greta Barredo and Ms. Bebeca Babaji knew and consented to assist me in having Ms. Rosa Gavieres declared the best actress. Finally, I pray that this statement shall put an end to all the speculations that have surrounded the Manila Film Festival Awards night. Lim, 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 Lim! Sikat na sikat si Chiquito! Wala nang laman ang pahinga kundi pangalan ni Chiquito! Alam ba ninyo ang ibig sabihin niyan? Hindi umiipekto yung mga paninira na ginagawa natin sa kanya. Bahina ang ating arangkada. At pag minamalas-malas tayo, maaaring makatawid pa ng Mindyola yan si Chiquito.
Kaya ang kinakailangang gawin natin ay lalong palakasin itong kampanya ng pandudurog paninira kay Chiquito. Na meron yan na kaibigang inchik na negosyante. Alam natin na ito'y malinis. Walang masamang tinapay ito eh. Ngunit hindi gano'n ang palalabasin natin. Basta't ito, kinakailangan kulapula natin ang butik at mantsa natin ang kredibilidad ng inchik na yan. At kung maaari, ay humanap tayo ng matitinding isyo at iangkas natin ang pangalan ni Chiquito. Now, para sa inyo, medyo nararamdaman ko para kayong nag-aalala yata. Huwag kayong matakot. Paraki pa naman ako naging malapit doon sa itas kung hindi ko siya kayang wasakin. Kayo. Mayor Lim, ngayon nakadimanda ng mga artistang involved sa film scam, itutuloy pa rin bang pagbabansa kanila sa mga sinihan? Ang mga theater owners ang dapat magpasya niyan, hindi ako. Thank you. Yes, Julie. Mayor, totoo po ba yung balitang mag-aasawa raw kayong muli? Saan mo naman nasagap ang balitang yan? Kasi ho, kalat na kalat ang usap-usapan eh. Kayo daw ay kakandidato bilang Pangulo ng Pilipinas sa 1998. Siyempre, pag may presidente, dapat may first lady. Layo pa ng 1998 para pag-usapan kung kakandidato ako o hindi bilang presidente. Nang ako'y pumasok sa politika, wala akong ibang layunin kundi ang paglingkuran ng mga taga-Maynila. At tungkol naman sa pag-aasawang muli, wala akong bala. Iisang babae lamang ang nagmamayari ng aking puso. At siya ay walang iba kundi ang aking yumaong asawa. Thank you, Mayor. Mayor, I have a question, sir. Mayor, you're breaking my heart 'cause you're leaving. You've fallen for somebody new. It isn't too easy believing you'd leave after all we've been through. It's breaking my heart to remember the dreams we depended upon. You're leaving a slow dying ember. I'll miss you, my love, when you're gone. I wish you joy, though teardrops burn. But if someday you should want to return, please hurry back and we'll make a new start, dear. Till then, you're breaking my. Vestita, jaloscio ti schiude gran suo, di già con le rosse suadita, carezza di fiore il suo. I wish you joy, though teardrops burn. But if someday you should want to return, please.
back and we'll make a new start.